ipakiya po sa Senadres Buhin at ang mga kapitbahay ko na may tato. Ibig sabihin, may ka, fan ka no, o kaya ex-con. Masama ang image ng tato. Si Kuya Kim ngayon, napakarami ng mga tato. At naging mainstream na. Itong episode na to ay tungkol sa mga tato ni Kuya Kim. Si Kuya Kim, hindi po ako, hindi rin pa rin. Sakto lang. Ito po si Kuya Kim, Kim Samida! Opa! Exciting ngayong araw na to dahil dumating na at kumakatok na sa gate ngayon si Carl Dalupret. Si Carl ang isa sa mga leading tattoo artist dito sa Pilipinas. Galing siya sa 55 Tinta at KJ ng Kamikaze. Magpapatattoo tayo ngayong araw na to. Carl! Kumusta biyahe? Ayos naman, sir. Of course, 55 Tinta. Ready ka na, sir? Oh, ready na ako. Papasok tayo sa loob pero kailangan na ayusin ko muna yung mga aso ko na baka makagat ka. Okay. Okay, table lang ako, sadali lang. Inside. Come on. Go inside. Inside. Good dog. Good dog. Tuloy, wala na yung mga aso. So, dito tayo magpapatato sa may desk ko. So, hinahanda na ni Carly mga gamit na gagamitin mamaya. Magsusoto siya ng PPE dahil dapat naka-PPE. Very sensitive kasi yung ginagawa nila. At yung mga gamit, puro mga sterilized lahat yan. Apo, disposable po, disposable. So, anong ginagawa mo ngayon, Carl? Stencil para itatransfer na lang yung font doon sa balat. Tattoo machine, ito pa yung needle niya, naka-separate po talaga siya. So, lahat ng mga needle natin ay disposable po. Dahil pwede magkalap ng sakit pagka inulit-ulit ang paggamit ng needle. No? Para sa mga petroleum hindi natin hahawakan. Petroleum kailangan siya sa pagtattoo para hindi siya masyadong madugo at saka hindi madaling mabura yung mga stencil. Ito yung stick na tinatawag pang transfer dito. Okay. Kailangan ilipat yung stencil sa balat tapos gagawin natin permanente. Yun ang kanyang stencil at yun ang susundan noong itatattoo. Ito na yung tintang gagamitin para dun sa tattoo. Okay, simulan natin. Ang paglalagay ng tattoo ay nagsimula noong unang panahon pa. Nakita ito sa isang ebidensya. May nahanap na isang mummy dito sa boundary ng Vienna at ng Italy. Ang pangalan niya ay si Otzi the Iceman. Binigyan ng pangalan. At nabuhay siya, nakita nila through carbon dating, 3100 BC. At nakita dun sa kanyang balat, may mga tattoo. So noong unang panahon pa pala, eh may mga tattoo na ang mga tao. Dito naman sa Pilipinas, dalawang lugar dito sa Pilipinas ang kadalasan nakikitaan ng mga taong may tattoo. Sa Norte, sa Kalinga, ginagawang beautification o pampaganda sa mga kababaihan nila. Lalo-lalo na yung mga matatanda ron, makikita natin ang halos buong katawan nila ay talagang punong-puno ng tattoo. Nilalagay din yan sa mga warrior nila. Pagka nakapatay ka ng kalaban at may napugutan ka ng ulo, merong tattoo yan. At ang mga nagtatattoo doon, mga mambabato kung tawagin, pareho ni Apo Wangod, merong chant yan. Habang nagtatattoo sila, kumakanta sila na ibinibigay pampalakas, pabigay ng spirito doon sa mga warrior na tinatatuan nila. Sa Visayas naman, mga pintados, matataas na tao naman yan sa lipunan. Ang tingin sa kanila, royalty. Pero nung dumating ang mga Kastila, diniscourage na ang paglalagay ng tattoo sa katawan. Sa panahon ngayon, moderno na ang paraan ng pagtatattoo at gumagamit na ng mga high-tech na makina na may mga napakabibilis at napakatatalas na mga karayom kaya hindi masyadong masakit. Ang pain level na nararamdaman ko ngayon, 1 lang o 0.5, halos wala. Actually, parang kinikiliti lang ako eh. Merong kanya-kanyang specialty ang mga tattoo artist. Si Carl, kaya siya nirekomenda ni Jay Contreras na may-ari ng 55 Tinta dahil siya ang pinakamagaling sa paglilinya. Iba naman yung specialty nung nagdo-drawing ng muka kasi napakagaang ng kamay ni Carl dahil dapat manipis na manipis ang linya. Ang tattoo kasi over time, nag-expand, kumakapal. Kaya pag makapal yung unang tattoo na nilagay sa'yo, after a while, kakapal palalo yan at kung ano man ang sinulat dun sa balat mo, hindi na mabasa. Kaya dapat magaling na magaling ka, pinong-pino dapat yung linyang inilalagay. Ilang taon ka na nagtatato, Carl? 10 years po. Hindi ka naman nagugulo pag tinatanong kita, ha? Baka lumampas yan. Hindi po. Pag lumampas si Carl at naguluhan sa akin,
habang buhay yung lampas. Mahirap magpabura. Si Vicky Bello na magbumura niya. Ang masakit, natatandaan ko, yung pinakaunang tattoo na pinalagay ko, yung kay Apo Wangon. Pumunta ako sa Buscalan, Kalinga, about 2 or 3 years ago. At si Apo Wangon mismo ang naglagay ng tattoo na yun. Ang pain level nun, nasa mga 8 siguro, kasi dipuktok yun eh. Ang tawag dun, mambabatok. At si Apo Wangon, ang pinakahuling mambabatok sa Pilipinas na buhay pa hanggang ngayon. Very memorable. Nagdadalawang isip ako nun eh. Kristiyano ko eh. At may mga ilang Kristiyano na naniniwala dahil ayon sa Old Testament, bawal mo dapat markahan ang balat mo ng kahit ano. Tinanong ko yung isang pastor na kaibigan ko, ano ba dapat mong gawin sa pagpapatato? Ano ba sabi ng Bible? Alam mo, yung Old Testament, ang mga batas na sinulat mo, binago na yan pagdating ni Jesus Christ. Pagdating ni Jesus Christ, dapat kung ano ang nasa puso mo, yun ang batas. Bakit ka ba magpapatato? Yun ang unang yung tinanong sa akin. Kung ano man ang ilalagay mo sa balat mo, kinakailangan, inspirado ka. Does it bring you closer to God? Does it inspire other people? Pagka meron kang tattoo sa balat. At whatever I put sa braso ko, inspirado ko. Itong pinapalagay kong tattoo kay Carl ay biblical verse. This is my life verse. My grace is all you need. 2 Corinthians 12:9. My strength is made perfect in your weakness. Habang hinanghina ka at habang natatakot ka, mas lalo kang magdasal at mas lalo kang manalig, nandyan si Lord at mararamdaman mo yung power niya. And that inspires me. Wonderful. Sige natin ang final product. My strength is made perfect in your weakness. Interview naman tayo ng mga tao tungkol sa opinion nila sa tattoo ni Kuya Kim. Si Alvin ang aking security guard. Ano ang tingin mo sa tattoo ni Kuya Kim? Maganda po. May edad na po siya. Medyo para unique. Medyo tumunod sa uso. Nakikisunod lang ako sa uso, ganun. At saka may edad, sabi mo, parang matanda na ako, ganun ba yun? Real talk. Real talk? Wala kang race. Guys, kamusta? Kamusta? Good day, sir. Una muna driver ko, si Roger. Roger. Hello. Ang aking jardinero. Hello. Si Cesar. Hello. At ang aking all-around houseboy na hubad. Ayan. Jardinero, tagalaga ng mga hayop. Si Sunny. Ano tingin mo sa tattoo ni Kuya Kim? Okay naman, sir. Maganda. Huwag kang sisip-sip. Ayun tunay, ha? Oo, maganda, sir. Eh, maganda yung pagka-tattoo, eh. Oh, bakit okay? Bagay na bagay sa inyo, sir. Ba't ka nakahubad? Ay, mainit, sir. Mainit. Mainit. Ikaw naman, Cesar. Maganda, sir. Maganda? Oo. Bakit maganda? Sip-sip ko. Talo yung sa akin, no? Talo sa'yo. Pakita mo sa'yo. Pakita mo sa'yo. Ayan. Boy! Ayan. Eh, yung sa'kin, anong tingin mo rin sa'kin? Ano eh? Basta, maganda. Rig. Basta staff ko, tinanong mo, maganda lahat siya. Sip-sip. Dahil, pagka sinabi niyo hindi maganda, wala kayo race. Sante! What do you think of Papa's tattoos? They need to be more cohesive. They're not cohesive? Ibig sabihin, hindi sila pare-pareho? They're like a jumble. I don't know. They don't go together like a single mural. It's like just a bunch of single things together. Cool. They're cool? That's cool. Would you get a tattoo when you're old enough? Maybe. I don't know. What would you put, if you ever could? Actually, no, I wouldn't. On infinity. I wouldn't get a tattoo. Would you get a tattoo? I would not. Would you get a tattoo when you're older? What about body piercing? Maybe earrings or belly button. At most, belly button. Belly button. That's it. I get piercings, because piercings, you can remove them. Mm. So, I get as many as I want. No tattoos? Don't like tattoos? Cartilage. Earlobe, tongue, not that's lip, maybe a nose ring. When I'm younger, once I'm older, I'm taking it out because I don't want to be a wannabe. Rate Papa's tattoos 1 to 10. Oh, okay. A 9. Tattoos are supposed to inspire you, eh. Kung maglalagay ka ng tattoo sa katawan mo, according to my pastor, kailangan sa isang lugar nakita mo. At pag nakikita mo, nai-inspire ka. So all my tattoos are on my arms because I want to read them and I want to be comforted by them. Itong nasa kanang balikat ko, ito ang 9 fruits of the Holy Spirit, pero in Latin. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kodigo ko to.
Pagka kulang ako ng isa, ibig sabihin wala akong Holy Spirit. Itong nandito sa kaliwang forearm ko, ito naman ang sign ni Jesus Christ na fish. So dahil pinapersecute ang mga early Christians noon, yan ang kanilang simbolo para sa isa't isa, no? At yung nakasulat sa gitna, ictus, that is Greek for fish because Jesus Christ was a fisherman. Ito naman ang mga birthday ng mga anak ko. Dahil madalas ko nakakalimutan ang birthday nila, kaya sinulat ko na, talagang tinatuko na rito sa braso ko para hindi ko na makalimutan. Ito naman ang pinaka-importanting date sa buhay ko dahil ito ang anniversary namin ni Feli. Yan ang date kung kailan kami kinasal ni Feli. Ito naman, of course, pangalan ng pinaka-importanting tao sa buhay ko, Felicia Jose, Eliana, at Emma. Ito naman, Omnia possum in eo qui me conforta. Yan naman, ang ibig sabihin naman yan ay, I can do all things through God who gives me strength. Philippians 4:13 naman yan. Ito naman, AO, Alpha Omega. Because Jesus is the beginning and the end, A is the first letter in the Greek alphabet, and Omega is the last letter. So Jesus is the beginning and Jesus is the end. At yung bagong tinatuko sa akin, my strength is made perfect in your weakness. Ito namang isa pa na bago rin, my grace is sufficient for you. 2 Corinthians 12:9. So I'm Christian and I'd like to express my Christianity not only through works, but also through tattoos. And it inspires me. Kaya ang dami kong mga tattoo. At hindi pa matatapos yan. Marami pang ilalagay si Kuya Kim. Salamat for joining us on the second episode. Please suggest what you want to watch to Kuya Kim at Yerts of Vlog. As always, we end it with this blessing from the Book of Numbers. May God bless you and keep you. May God shine His face to you. May He be gracious to you. May He turn to you. And may God give you peace. Maraming salamat po. Ang buhay ay weather for you. Thank you.